sa video na to, pag-usapan natin kung paano nga ba pumili na tamang sprocket combination sa ating mga motor, or ano yung the best na sprocket combination sa ating mga motor. So yan yung alamin natin sa video na ito. So tara! So kadalasan yan, naririnig natin yan yung sa usually sa mahilig sa top speed, yung sa mga nangangarera, sumasali sa drag race, at yung iba naman ay priority nila ay yung torque, yung acceleration. Acceleration ay related yan sa torque. So yan yung priority ng iba, kasi ang gusto nila ay meron siyang acceleration. So kadalasan yan, ginagamit yan sa yung sa mga nagtitrail. Ayan, yung merong kinakargang mabigat sa pumapasada, ayan, yung merong mga inangkat na produkto. So ang kailangan nila ay yung acceleration, yung torque. So merong lakas yung motor. So yung iba ay yung sa top speed, kadalasan yan ginagamit yan yung sa mga drag race. Ayan, sinabi ko kanina yung sumasali sa drag race o city drive. Ayan, bago yan, bago tayo mag-proceed sa ating topic kung paano nga ba pumili ng tamang sprocket or ano yung the best na sprocket sa ating mga motor. So ginawan ko to ng video kasi meron pa mga kapatid natin na nagtatanong. So hindi pa alam kung ano yung tamang sprocket sa kanilang motor. So one time nagtanong sa akin, boss, ano ba yung magandang sprocket sa aking motor, yung magandang kombinasyon. So ang sabi ko sa kanya, saan mo ba ginagamit yan, boss, yung motor mo? So sa pagpili ng sprocket combination, mga ideas, ay nakadepende yan sa paggagamitan mo ng motor mo. Ayan, so yan yung tandaan mo, nakadepende sa paggagamitan ng motor mo. Either pinapasada mo yan o kinakargahan mo ng mga mabigat, ayan, inaangkatan mo ng mga produkto. So pangalawa, or siniservice mo yan, so wala ka ganong ginakarga mabigat, so city drive ka lang, ayan. At pangatlo, yung sa mga mahilig sa mga ngarira, ayan, yung sa mga drag race. So ayan, so sa pagpili ng sprocket combination, so bali tatlo yung i-consider natin dyan. So ayan, so ano ba yung sprocket? So yung sprocket, so yan yung dalawang bagay na bilog makikita natin sa ating motor, yung mayroong mga ngipin, yung sa likuran at sa harapan, yung tinatawag na rear sprocket at front sprocket. So meron yung mga ngipin, contributes called final drive ratio. Pag i-divide mo yung ngipin ng rear sprocket at yung sa front sprocket, contributes numbers na tinatawag na final drive ratio. So example natin yung sa Rossi TC, ayan, yung sa 125 and 15 nila, yung sa stock sprocket nila ay naka 45 15. Ayan, i-divide mo lang yung rear sprocket na 45, i-divide mo yung ngipin niya at yung 15, i-divide mo yung ngipin niya sa rear sprocket. So 45 divided by 15 is equal to 3. So yan yung final drive ratio ng sprocket ng Rossi TC. So ibig sabihin yan, yung final drive ratio niya 3. So iikot yung front sprocket ng tatlong beses bago iikot yung sa likuran na sprocket ng isang beses. So yan yung principles ng sprocket. So ayun, mga ideas, alam naman natin na marami nang gumagawa nito ng video na to about sprocket combination sa YouTube. So ituturo ko sa inyo yung simplest way or simplest tip. So sasabihin ko na sa inyo, yung lahat ng mga stock sprocket ng inyong mga motor, yung halimbawa bago pa yung motor mo, galing pa ng kasa, so dinesign yan ng mga engineers, yung stock sprocket, lahat yan ay balance yan sila na mga sprocket. Ayan, lahat ng stock sprocket ay nakabalance sprocket.
So, nagre-range siya ng 2.7 to 3.2. So, yan yung ranging ng balance bracket ng ating mga stock na motor. So, sa mga sprocket niya. So, yan yung tanda natin. So, halimbawa naman, kung gusto mo, gawin mong high speed yung motor mo. So, halimbawa, yung sa sniper, ang final drive ratio ng sniper, pag i-divide mo yung stock sprocket nila, 42 divided by 14 equal to 3. So, final drive ratio niya ay 3. So, balance yung kanyang sprocket. So, ibig sabihin ng balance, so, kaya kanyang iakyat sa mga matatarik na daan at kaya ka rin niyang pabutin sa top speed. Ayan yung balance bracket. So, ngayon, halimbawa sa final drive ratio ng sniper ay 3. So, ngayon, pag gusto mo siyang gawing high speed, so, dapat ang final drive ratio mo ay mababa sa 3. So, halimbawa, naging final drive ratio mo ay 2.8. So, ibig sabihin niyan, ang aim mo dyan ay naka high speed. So, yan yun. Pag gusto mo naman gawin mo siyang low speed, so dapat 3 above yung iyong final drive ratio. So, ayan. Yan yung kanyang konsepto. Pag gawin mo siyang high speed at low speed yung iyong sprocket combination. So, ayan mga ideas. Simple-simple lang siya. So, yan yung tandaan mo. So, ulitin ko. Lahat ng mga motor, yung stock sprocket nila ay naka-balance na sprocket. So, nagre-range siya ng 2.7 to 3.2. Ayan. Kung gusto mong gawin sa high speed, ang ranging mo dapat bababa sa 3. Ayan. Kung gusto mo naman gawing low speed, dapat mataas sa 3 yung iyong final drive ratio. So, ayan. So, ganyan lang kasimple ang pagpili o ano yung the best na sprocket sa iyong motor. So, dapat i-consider mo lagi yan. So, nakadepende yan sa iyong case kung saan mo gagamitin yung motor mo. Kung gusto mong balance ang iyong sprocket mo, so, ayan. Gamitin mo yung motor mo, yung pang-service lang, ayan. At kung gusto mo naman mahilig ka sa trail, ayan. Yung sa mga mahilig sa trail, palaging mayroong kinakarga, ayan. Halimbawa, yung sa mga habal-habal, mga tricycle driver. So, dapat ang aim nila na final drive ratio dyan ay dapat naka-low speed sila. Ayan. Dapat mataas sa 3. Ayan. At kung ang hilig mo naman ay sa hilig mo ay karera, ayan, drag race, so dapat naka-high speed ka. Ayan. Hanggang dito na ating video. So, alam mo na ngayon kung paano pumili ng tamang sprocket combination sa iyong motor at kung ano yung the best na sprocket sa iyong motor. So, salamat sa panonood at kung bago ka pala sa aking channel at kung hindi ka pa napag-subscribe, mag-subscribe ka na at pakihit rin yung notification bell para laging updated sa mga bago nating videos ni upload. So, ayan. Hanggang dito lang ating video about sa sprocket combination. Bye-bye!